Pandemic changes everything. In an instant, it took away the people that we treasure the most. Ito ang realizations ko after pandemic. 2019, unang kaso ng COVID sa ibang bansa. 2020, ng March, unang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Pakiramdam ko, biglang yumanig ang mundo ng mga tao. Biglang bawal lumabas, nagkakaubusan ng pagkain, ang daming nawala ng trabaho, ang daming umuwi sa probinsya. Ang daming nagpanik dahil sa mga balik-balitang ang daming taong namatay sa ibang bansa dahil sa virus na dulot ng hindi matukoy na dahilan. Ang daming espekulasyon ang kumalat. Ngunit hanggang ngayon, ito ay nanatili pa rin katanungan. Takot at pangamba ang aming nadama. Taong 2021, sa hindi inaasahan, biglang tinampuan ng sakit ang lolo ko na 90 years old. Nag-positive si lolo sa COVID-19, kaya pansamantalang pinaghiwalay ang lolo at lola. Kung hindi ko pa nasasabi, ang lolo at lola ko ang standard ng perfect example ng through thick and thin, in sickness and in health, until death do us part. Nung nadapuan ng sakit si lolo, first time kong nakitang naghiwalay ang lolo at lola. Sa 60 years nilang pagsasama, ng mga oras na yon, hindi nasamahan ni lola si lolo sa loob ng ospital. Sobrang sakit dahil hanggang ngayon, daladala pa rin namin ang sakit ng pagkawala ni lolo. Sobrang nakakapanghinayang na nawala si lolo na hindi man lang namin siya nasamahan. Siguro, sobrang takot na takot si lolo na mag-isang lumalaban sa ICU. Walang kamag-anak, asawa, apuman or anak. Walang nagawa ang aming pamilya. Ang video na to ang patunay na never talaga iniwan ni lolo si lola. Dahil hanggang sa huli, hindi niyang hintayin ang tawag ni lola, kumaway na tila namamaalam na si lolo. After ng tawag, chat na lang natanggap ng pinsan ko galing sa nurse, nagsasabing pagkatapos ng tawag, nag-flatline na si lolo. Nakakalungkot dahil hindi man lang namin nabigyan si lolo ng magandang burol o tribute man lang sa mga mabubuting nagawa niya nung siya inabubuhay pa. Pero ang lola ko hanggang ngayon, walang sawa pa rin sa pagpunas ng urn ni lolo. Araw-araw, gabi-gabi, kinakausap niya si lolo. Ramdam ko ang pangungulila ni lola kay lolo. Sobrang naglulong na yung puso niya na makausap si lolo araw-araw. Makita, makasama. Ngunit, hindi naman kami iniwan ni lolo na hindi secure yung future. Sinecure ni lolo lahat bago siya na maalam. Pero ang lola ko, hanggang ngayon, kahit wala na si lolo, ay tila pa para magkasama pa rin sila sa buhay. Inuwi ni lola si lolo at pinagawa ng glass na bahay sa loob din ng bahay niya. As you can see, kahit in struggle si lolo, pilit pa rin kumakaway para kay lola. Gusto kong i-preserve yung moment na to. Makita, maramdaman kung gaano pinahalagahan ni lolo si lola at ganun din si lola sa kanya. Sa part ng video na to, parang hindi ko na kaya. Nagbe-breakdown na po yung puso ko na makita yung kaway ni lolo. Sobrang nakakamiss yung matandang to. Yung matandang to na kumukonsente sa mga apo. Mga panahong klaro sa alaala ko na parang si lolo yung anghel at yung nanay at tatay ko yung traitor sa buhay ko. Busog kami sa pagmamahal ni lolo. Sa baon,
Sa huling sandali, hindi kinaya ng puso ko na makita ang kumakaway ang lolo ko sa lola ko. Sobrang nakakapangulila. Dahil kahit sa huling sandali, hindi ko man lang nasabi sa lolo ko na maraming 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 salamat. Thank you. I love you. Hindi ko maiwasan pero sobrang nakakainis yung pandemic na dumaan. Parang sa loob ng 2 taon, biglang nagbago, hinasnap yung buhay ng lahat. Para bang sa pelikula na Avengers. Parang nag-blip yung panahon. Dati, 28 years old lang ako. Pero after matapos yung pandemic, 31 na ako. Pasensya na po sa emotional na video na to. Hindi ko lang po mapigilan express ang aking saloobin pagkatapos ng pandemic. Tuloy ulit yung buhay. Ay, nakakalungkot. Pero sige, may mga araw na siguro kailangan nating pagdaanan para tayo matuto sa buhay. Anyways guys, that's it for today's video. See you again in my next one. Bye! Peace!